Yes, today we're going to the clinic. Bakit tayo punta ng clinic? Magpapa-consult kami. Yeah. Congenital anomaly ni baby. So, ilang weeks na ba si baby ngayon? 21 weeks. So, 21 weeks. So, pwede na natin siya ipa-consult sa ganun. Ano daw muna yung congenital anomaly? Saka na namin ipaliwanag yan once natapos na namin yung consultation. Okay, let's go. Tara, punta muna tayo sa clinic. Bye-bye! For today's vlog, ayun, dahil nung isang araw, nag-visit kami sa clinic para gawin yung congenital scan. Congenital anomaly scan. Congenital anomaly scan. Ano ba? Para saan ba yung congenital anomaly scan na yun? First, ang congenital anomaly scan po ay ginagawa between 20 to 24 weeks of pregnancy. This is it can be defined as structural na anomaly, mga birth defects, mga congenital, mga heart problems, mga ganun, mga defects sa bata, mga sa structural niya. Yun, so, ang galing no, kasi from this moment, nasa loob pa lang siya ng intrauterine mami. Na mami, malalaman mo na kung may something defect or anomaly nga. Oo, hindi tama, baby. Like yung bones ba niya, yung measure, yung brain niya. Kasi so, dapat sa 21 weeks na to, tama na ba yung measure ng measure ng bone niya, kumpleto ba yung daliri niya? Kasi dapat during this moment, meron na siyang mga fingers, kumpleto na lahat. So, kina-check dun sa scan kung okay ba. Kung normal ba lahat. So, more often kasi, though yung sa part ng Down syndrome, 50% lang na pwedeng ma-detect sa pamamagitan ng congenital anomaly scan. Ang more on na-detect talaga yung mga spina bifida, yung lumalabas yung spine sa likod ng bata. So, yung mga ganon, mga cleft palate, yan. So, dun talaga, ayun pala yung chinecheck dun, no? Oo, kung buo siya, kung normal. Kung normal, okay. Pero yun nga, guys, so 6% kasi ng mga babies, no, worldwide ito, is na-detect within that weeks. Kung paglabas pa, at least aware yung mga parents kung may defect ba yung kanilang babies. Okay, so ayun nga, dahil gusto rin namin ma-check kung... At it's a must para sa mga nanay na magpa-check talaga. Medyo pricey siya, pero maghanap kayo ng mas mura kasi kami, naghanap talaga kami ng mas mura kung saan-saan. Kasi syempre, nagdi-differ kasi yung iba ng 1,000 eh. 1,000, 2,000 sa mga presyo. So, might as well kung maghanap kayo ng mas mura kasi... Yung mura pero pero yung maayos naman yung clinic, ganyan, malinis. So, nakahanap naman kami ng maayos na clinic. So, yung nakuha namin presyo is nagkakos ng 2,500. So, medyo mabigat. Pero sa iba kasi nagkano kami, almost 5,000. 3,500, mga ganon. Siyempre, pag sa mga big hospitals yan, yung mga magaganda, alam mo naman yung presyo nila. So, kami, kuripot kami. So, pero dahil curious na rin kami kung ano ba yung congenital anomaly scan na yan, so, trinay na rin namin para din na malaman namin kung ano ba yung status na nung baby, ni procedure na yun. Oo, tsaka kung ano yung status ni Khalil, tsaka yun, nire-require talaga kami ng OB bago kami mag face-to-face consultation. So, ayun na nga. Kailan ba tayo nagpa-ano? Nagpa-scan kami nung Tuesday. Yeah, Tuesday. Actually, papakita namin yung video. So, ayan. Eto siya! Yeah, nandito na kami sa clinic. Panglima pa kami. So, intay tayo na matawag. Mamaya, sana pumayag sila na i-video natin si baby. See ya! So, ayan, yung procedure na ginagawa din kay Jeka is para din siyang ino-ultrasound. Actually, ino-ultrasound talaga siya. Pero, may mga ibang procedure lang doon na makikita mo kung may fina-focus silang certain points. Oo, meron. Tapos, mas maraming sinusukat. Kasi pag normally, pag ultrasound naman, ikot-ikot lang. Doon, yung head niya, circumference ng head niya, yung daliri niya, makikita mo, ganun. Ang galing eh. Parang nakita ko nga doon yung nakita ko yung parang yung pinaka loob ng utak niya. Yung kumikibot-kibot yung brain niya. Yung brain niya, makikita mo. Binibilang din ni Doc. Yung heart rate niya, tinitingnan din. Kung kumpleto yung chamber,
kasi makikita rin doon sa scan. So, thank God kasi wala namang problema si Kylie. So, sana hanggang paglabas is healthy siya. Mm-hmm. So, ayun lang naman yung pinag-pray namin. Healthy siya hanggang paglabas. So, ano bang pwedeng may dagdag niya? Ayun, so, if and when naman na wag naman sana no sa mga mommies natin na if and when na may mga problems ang baby natin sa chromosomes, kasi pag may problema sila doon, nakikita din yan sa scan and sa blood typing, sa blood extraction, no? Yun yung mga nagka-cause tayo ng Down syndrome. If and when naman na may mga defects kayo makita sa anak nyo, don't worry. Yung iba doon kasi curable tayo. So, doon pa lang sa congenital anomalies ka, nakikita yon. Oo. Paano yun? So, during na, pag nahanbawa, nakita nila may something defect doon sa baby. So, doon pa lang sa loob ng tiyan, kaya ng ano? Ay, hindi. Pag may mga cause naman na yung cleft palate nga, no? Siyempre, paglabas nun, alam na nung parents ang gagawin. Pero kagaya ng mga non-invasive procedures, yung mga chromosomes problem, yan, may mga, I think may mga ginagawa silang non-invasive dyan, no? Para maagapan. Kaya ginagawa yung congenital anomaly scan. So, pero yung mga, of course, paglabas pa lang ni baby, yung mga kailangan ng operation, at least, bago lumabas si baby, nakapag-decide na yung both parents ko. Actually, para malaman din natin in advance. Oo, kung mayroon yun bang awareness din sa parents talaga. Kung ano, para, kasi di ba yung, I understand yung ibang nanay. Kasi, syempre masakit sa amin. Kunyari, for example, ako, hindi ko alam na yung anak ko pala, yun nga, may cleft palates, bingot. Pag may ganun, syempre na-hurt kami. So, dun pa lang, 20 weeks pa lang to 24 weeks, at least aware ka na if and when na magkaroon ng defect yung anak mo. Pero that's 6% worldwide, ha? So, mga mommies, tibayan na ang loob kasi talaga. Pero kapag may ganun, may blessings yun tayo. So, hindi, para din aware sila na after emotional ba, after ba mag-give birth ni mommies, pwede na nilang pa-operahan, di ba? Yung mga ganun. At least, dun pa lang, decided na sila. Oo, tsaka nakapag-ready na sila. Yes. Kung ano yung gagawin nila if may anomaly nga dun sa paglabas ng bata. Truth. Ayun pala yun. So, ayun pala yun. Ano pa ba? Actually, nung ano nga, may mga other scan tulad ng mga 4D, kung saan makikita mo yung face ng anak face mo. Talaga ng anak mo. Kaya lang talaga medyo pricey na yun. Oo, pero syempre, yun sa mga parents na talagang excited dahil pag first born, no? Ako okay na, nakita ko na yung nguso ng anak ko. Alam ko na kanina nagmaan. Anak ko nakanguso agad eh. Pero anyhow, yun nga. We're very excited, no? Na ilang months na lang tayo. May mga anak na. Siguro mga ano na lang. Today, siguro mga 18 weeks na lang. 18 weeks kasi 22 weeks. To be exact, 18 weeks. So, 22 weeks na kami. Nalabas yun yung kakambal ko. Yeah. Ba't parang tawa ka nun sa baby? Ako, kinakabahan ako nun. Kahit syempre, hindi ko naman alam na. Tapos nagkaroon pa ako ng bacteria, no? Minum pa ako ng antibiotic. Kaya medyo kinakabahan ako, pero it comes out na normal lahat. So, basta trust your OB. Tsaka, lagi kayong mag-compliant. Ano naman tayo? Sa gamot, sa mga iniinom para sa anak mo. Yung weight gain, kasi actually medyo ano ako ngayon sa weight gain. Kasi parang 10 kilos na yung nag-gain ko. Magsi 6 weeks pa lang ako. Medyo sobra ako, pero okay lang yun. Isipin mo yung anak mo. Huwag ka lang sumobra talaga. Di ba vitamins ka pa rin ba? Oo. Continuous ang vitamins. Ang calciumate, ganyan. Ang iron, continuous yung iniinom. So, may i-add pa si tatay. Wala na kong i-add. Tapos, yung mga mommies pala, sa 22 weeks, nang sa start ng lumitaw, yung mga stretch mark natin. Tsaka nung nakita ko, nag-search ako, si babies ngayon, siguro 22 weeks niya, di ba? Nag-start na yung magtumubo yung hair niya. Baby hairs. Mga hair follicles, mga ganun kineme. Mm-hmm. So, check nyo lang, meron din marami naman sa YouTube natin. Tsaka sa may mga application na stage by stage, 20, 21 weeks, makikita mo kung ano yung bago kay baby. Para at least, hindi mo siya nakikita sa loob, pero nakikita mo siya na ganun yung mga changes na every day. Every week. Every week actually. Every week changes na makikita mo. Ganun na yung nakikita mo. Diba? Totoo. Tapos doon, sa app na yun, ano nga ulit yung ginagamit mo? Baby Center. Yeah, Baby Center yung application na ginagamit namin para nakalagay din kasi doon. Ano yung mga remedies na gagawin ni mami? Remedies para na ginagawa ni mami. Tapos kung hindi ka mahirap. Ano na yung
what to expect. What to expect. Anong development. Development ni babies. Ganon. Oo. Kaya medyo, thank you kay Ate Hazel talaga. So, nakakatulong din yung application na yun. Uh-oh. Kahit pa paano, alam na namin yung, instead, ay, aside from yung itsura ni baby, nakikita na namin, eh, may mga, parang ano tawag doon? Yung weight niya, yung kanyang, ano ng kahit niyang prutas, ano ng kahit niyang mga ganon. So, natutuwa kami kasi every week nakikita namin yung progress. Yes, so, siguro eh, malikot na siya. Siguro next na vlog namin is paghahandaan na namin yung mga susuot ni baby. Uh-oh, yung mga gagamitin ni baby. So, yung syempre excited na kami dahil first child namin. Tapos baby boy. So, ire-ready na namin yung mga makakailanganin niya. Susuot niya, syempre. Saka, ako, sobrang excited ako kasi bubuksan na namin yung alkansya ni tatay. So, alkansya na para kay baby niya. Na. Naging para kay baby na kasi... Kasi dapat para sa akin yun eh. Hindi namin expect. Eh, nandiyan okay, na. Para okay kay lang. Baby na. Uh-oh. So, ayun yung gagamitin namin para bili ng gamit si baby. Baby. Yeah. So, pakita namin sa inyo kung magkano yung naipon ko at kung ano yung mga mabibili namin doon. So, so much for that. Sana nakapagbigay kami ng konting knowledge, information all about congenital anomaly scan. So, tapos kung may mga topics kayo for pregnancy, mag-comment down kayo kung anong topic ang gusto nyo i-topic namin, no? So, sana nakatulong kami dyan sa mga ongoing. Oo. Ongoing namis. So, iba-vlog namin mga experience namin na na-experience. Yung mga past experience hanggang ngayon, parang isa-sum up namin. Yun. So, sana nakatulong kayo. Next time, kayo. Tatlo na kami. Sana nakatulong kami sa inyo kahit paano. So, yes. Hope you like this video. Just click, share, subscribe, and push the notification bell button para bilhin ka sa mga videos namin. Thank you, guys! Bye-bye! See ya!